Guys, welcome back to my channel. On this video ay magluluto ako ng laswa. Yung laswa guys, parang yung pag sa Ilocano ay dinding-ding. Ito po yung gagamitin ko. Ang palaya, talong, okra. Tingnan niyo yung okra, hindi siya gaanong maganda. Pero sa panahon ngayon, di na tayo pwedeng maarte. Kasi pasalamat tayo mahirang panggulay. At saka, ano ba tawag dito? Kalabasa. Pero magdadagdag pa ako ng alugbati at yun ay kukunin ko pa sa aking taniman. Tara, punta tayo doon at mga tayo ng alugbati. Oh, so guys, welcome po sa aking plantation. Ito na yung tinanim kong alugbati. Mga 2 weeks na to siya. Ayan. Ang haba na kaya tanggalan ko na siya kasi masyado na siyang mahaba. Tanggalan ko para nang sa ganun ay magkakasanga siya. Ang dami niya ng dahon agad. 2 weeks pa lang yan, ah. O, diba? Aray. Makuna. Ay. Ay, nabunot. Nabunot siya, guys. Dapat pala, tanggalin ko lang yung dahon niya isa-isa. Pero, ayaw kasi ng amo ko na umano siya sa, ano, sa railings. Kaya ayaw ko siyang, maganda sana, yayaan mo na siyang pumuno dyan, pero ayaw ng mga Chinese yata yung ganun. Kaya tanggalin ko na siya. Ayan, kumambod-kambod na sana siya. Tingnan nyo yung kangkong, tanggalin ko na rin. Kasi sayang, ang haba na. Yan na siya guys, oh. Nung kailan ko lang ito tinanim, 2 weeks. 2 weeks ago, pero pwede na siyang gulayan. Ayan. Tanggalan ko na para magkasanga siya ulit. At ubusin ko lang to yung ano. Sandali lang. So guys, ito na yung nakuha ko. Ngayon, lipat tayo dito sa aking sili. Tingnan niyo ang daming hinog. Kunin ko na rin siya at ilalagay ko dun sa aking ginawang sinamakan. Pwede ba guys? Sa paso lang yan. Nakapagbunga din ako ng marami. At saka marami na rin akong dahon na nakuha dito. Niluto ko ng tinola. Ayan o. O diba? Laro-laro lang yung tanim pero napakinabangan. Okay. So. Okay, ayan na. O diba, nakapagdami na rin akong harvest, sili, tsaka alugbati. Tara, magluto na tayo. Guys, ready to cook na tayo. Ngayon ay lilinisin ko lang tong gulay. Tingnan nyo yung kinuha kong alugbati sa aking taniman. O diba, 2 weeks ko lang siyang tinanim, pwede na akong makapagkuha ng kanyang dahon. So ngayon, lilinisin ko muna yan lahat at hihiwain. Okay. So ito na guys, kalahating kalabasa lang siguro ilalagay ko. Konting tubig lang kasi kung kailangan na nilutero. Tapos ilalagay ko na rin siguro yung heat
May bulaklak din ako. Lalagay ko na rin yung hipon para matagal siyang kukulog yan. Lalagay ko na yung hipon. Tapos pakuloyin ko muna yung kalabasa ng ilang minuto bago yung ibang gulay. So yan na guys, kumulo na, hindi ko pala na on kanina yung camera. So yan na, nilagay ko na yung ibang gulay. Ngayon hayaan ko na lang siya dyan na kumulo at maluto at timplahan. Panghuli kong ilalagay yung dahon ng alugbati kasi yun madali lang maluto yun. Sandali lang, antayin lang natin. So guys, ayan, kulong-kulo na siya. Ay, ang bango. Naaamoy ko na yung mga gulay. Ngayon, lalagyan ko na siya ng kanin. Sarap. Tikman ko, ay, wala pa palang lasa yan. Lagyan ko siya ng patis. Tignan mo yung patis namin. Ang cute nila. Patis lang, tsaka asin. Siguro tama na to. Ayan. Kunting patis. At itikman ko muna siya kung kailan ko pa siya lagyan ng asin. Woo! Ang bango. Amoy laswa. Amoy pinas! Ang tabang. Lalagyan ko siya ng asin. Pero nandiyan na yung lasa ng hipon. Nalalasahan ko yung hipon. Lagyan ko siya ng asin. Maganda talaga kung may saluyot. Kaso lang wala. Luto na yung gulay. Yung... Okay, tignan natin ulit. Matabang pa rin. Siguro patis na lang itatagal. Patis para may panlita siya. Panlagdag sa okay, lagdagan ko ng patis. Kasi yung tabang. Pero kaming mga Ilonggo, talagang hindi maano sa patis. Hihira lang kami sa patis. Talagang asin lang. At saka yung minsan, pichin ka na. Pero ngayon wala na yan agad. Madali kong pichin. Magic sarap na lang. Ayan na. Ang sarap na. Titignan natin kung luto na yung kalabasa. Ayan, luto na rin. Ngayon, ilalagay ko na yung alugbati. And then, ready to eat! Ayun guys, yung alugbati, sandaling kulo lang yan. Ito mamaya ang bango ng laswa natin dahil sa alugbati. Ang sarap guys, nalalasahan ko yung pait-pait ng ang palaya at saka ang bango ng ibang gulay. Ang amoy ng hipon. Sayang yung isang dahon. Very precious yun. At syaka. Madali lang pumaluto yung alugbati. Ang bango ng alugbati. Guys, naamoy nyo ba? Amoy na amoy ko yung kusina namin sa Pinas. Ako talaga napakalapas ko kumain ng gulay. Saka gusto ko pa yung pagkumain yung bagong. Pero ngayon, hindi mo nakapain. Tapos yun. Bango na ng alugbati talaga. Grabe. Naaamoy ko na yung alugbati. Ay! Kung ko na kainin yun. Yun! Di ba? Bongga. Puti lang yung sahot. Apat na hipon pero malalang. Pag ang mga mag-isang kakain. Tinitipid ko kasi lahat guys. Kasi ang hirap. Ayokong pumunta sa supermarket hanggat maaari. Kaya kung anong mayroon, talagang tinitipid ko lang. Tikman muna ulit natin bago patayin yung apoy.
Ang sarap. Para lang ako na sa Pinas. Masarap sana mayroong isda o kaya pritong tuyo kasi lang talagang walang isda dito. Mayroon silang isda doon, nakita ko kanina, pero hindi ko alam kung anong isda yun. Ayoko. Takpan ko na siya, guys, at yan ay luto na. Okay. Ligo muna ako, tapos kakain. See you later. So guys, it's eating time. Tignan niyo yung last one ko. Diba? Ay, sarap. So, kakain na tayo. Nakaligo na rin ako. Kain na naman at matulog. Walang magawa. Hindi ako nagsaing yung tirang kanin lang ang kinakainin ko para diet. Para kahit gusto ko pang kumain, wala nang kanin. Wala, titikman natin muna yung sabaw. Ang sarap. Sarap ng amoy ng gulay. Kain tayo, guys. Ito yung gulay ng Ilonggo last one. Masarap kumain itong nakakamay. Magkakamay ka lang tapos mayroong paksiw kaya pritong isda o kaya tuyo. Pero wala. Kaya ito na lang muna. Pero masarap na rin kahit ito lang. Favorite ko talaga itong gulay. Kahit anong gulay. Ang sarap ng sabaw, kahit patis lang tsaka asin. Kasi nandun yung lasa ng hipon, ng gulay, yung pait ng ampalaya, tsaka yung amoy ng alugbati, tsaka ibang gulay. Ang sarap. So guys, thank you for watching! Alam nyo, tama na itong video kasi magkakamay ako. Ang sarap ng kalabasa. Ang lambot. Thank you for watching. See you on my next video. See you. Bye-bye. Kain. Last one. Bye-bye. See you on my next video.